to. Share and moment. Share and moment in beams. So, ano muna yung beams? Beam. A beam is structural element that primarily resists applied laterally to a beam's axis. So, its mode of deflection is primarily by bending. Okay, pag 3D tayo, meron tayong load pa vertical, tapos meron din tayong pa load horizontal. Pagka kinat mo dito, meron kang pa side sway na deflection. So, yun yung primarily nire-resist ng beam. Pero, syempre, meron din siyang nire-resist na axial. Kaya nga dito, primary yung sinabi niya. The load are applied to a beam resist in reaction force of the beam at the support point. Total effect of all forces acting on the beam is to produce by shear force and bending moment of beam. Bakit natin kailangan malaman kung ano yung shear and moment ng kada section ng beam ng entire na yan? Kung halimbawa, pinutol-putol natin. Siyempre, para malaman natin yung limitation, kung may limitation ng beam. Usually, kapag ka nilalagyan ng load, kailangan mo ng limitation kung ano yung load na yun. Okay? Type of support. Meron tayong type of support. Roller support. Meaning, ganito yung drawing niya or graphical representation niya. Bilog. Ibig sabihin ng bilog, ang nire-resist niya lang na load is pa-vertical. So, walang gulong doon or walang bearing or walang kung kahit anong bilog doon. Basta ang ibig sabihin ng bilog dyan, pa-vertical lang yung nire-resist niya. So, free siyang gumalaw, pa-horizontal. Yun yung ibig sabihin yan. Yung pin naman, triangle, yung pag-drawing niya. So, meron siyang nire-resist pa-horizontal, meron din siyang nire-resist pa-vertical. Yan yung pin. Tapos, fixed support. So, ganito yung drawing. May moment, may resisting moment, saka vertical moment. So, ganyan. Yung ibang libro, ganito yung roller. Ganito yung pagkakadrawing. Parang triangle, tapos may tatlong bilog. So, ganyan. So, ganyan yung ibang libro, yung roller. Okay. So, may types of support na tayo dyan. Then, types of beam according to support condition. So, may tawag sa mga group of beam. Halimbawa, simple supported beam. O, ito yun. So, di ko na nilagyan ng horizontal kasi wala namang horizontal load acting sa beam. Then, cantilever, ganito. And then, overhanging beam, ganito. So, hindi siya fixed doon. Tapos, may naka-overhang. So, parang cantilever din siya, kaso hindi lang fixed. Wala lang moment dito. Tapos, may nakalagay dito, statically determinate beam. Tapos, sa kabila. Ito lang sa kabila. Statically determinate. Tapos, yung isa, statically indeterminate. Mamaya yan. And then, yung statically determinate, ibig sabihin, nasosolve mo yung reaction gamit tong equilibrium equation. Ayan yung summation of force, horizontal, vertical, summation of moment. Yan yon. Indeterminate, hindi mo nasosolve dito. Nagamit yan. Yung magsasummation of moment ka dito, ganyan, 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 dito, ganyan. Hindi mo masosolve yung reaction yan. Kaya siya indeterminate. Masosolve mo lang yung reaction yan through deflection, ganun-ganun, iba, hindi na ganito. Pero ang itatopic lang natin ngayon, statically determinate. Yung indeterminate, later chapter yun. So, yan, paano malalaman kung yung isang beam ay statically indeterminate, determinate. So, may formula tayo. R is equal to 3N. Yan, lahat yan. Pag equal, determinate, greater than, indeterminate, pag less than, unstable. Ano ibig sabihin ng R? Number of unknown reaction. Ano ibig sabihin ng N?
number of segment. So, example tayo. Ito, simply supported beam, may isa siyang segment, N. Tapos, ilan yung reaction? Tatlo. 1, 2, 3. Yung roller, isa lang, pa-vertical lang. Yung pin, dalawa, pa-horizontal, saka pa-vertical. So, meron tayong tatlong support, 3, tapos N, may isa. So, equal siya, determinate. Samantalan dito, yung kanina, ito, indeterminate. So, ilang reaction yan? May moment na nagsusupport. So, 4 greater than 3 times N. So, indeterminate. So, yan ha. So, dito muna tayo. Yung una natin sa shear and moment, determinate lang tayo. Nasusolve natin yung reaction through ito. Equilibrium. Equilibrium equation. Summation of moment at A, is equal to ganyan. Summation of moment at B, is equal to ganyan. Summation of force horizontal P is equal to R1 plus R2. Mga ganun. So, ito, indeterminate. Saka na muna. Next chapter yun. Next. So, types of load. Concentrated load up at a point on the beam. So, ganyan. Concentrated load. So, pwedeng may nakatayong tao, pwedeng may poste. Basta, nandun lang siya. Concentrated. Tapos, distributed load up over a length of the beam. So, pwedeng uniform load o kaya uniformly varying load. So, wala dito, pataas. Yan. So, ano to? Bakit may ganyang load? Halimbawa, dun sa ilog. So, meron tayong ano sa ilog. Yan. Meron poste. Tapos, ito yung tubig. So, ang usually, pag may lupa dyan, NGL, ang usually load dyan, triangular. So, ganyan. So, nakatayo. Pwede rin swimming pool, ganyan. O, may swimming pool. Ito na lang. Swimming pool. So, may tubig dito. So, yung hydraulic pressure or soil pressure. So, yan yung triangular load. Pagka nagde-design kayo ng road, so, halimbawa, ito road, tapos ganyan, may pavement, may truck, tapos, so, ito parang bukid, tapos may parang ganyan, tapos kung may truck, tapos ang action niyan ganyan. So, ito imaginary, tapos ito may pressure, so, hindi lang zero yung dulo. So, ganito. Parang ito. So, pag transportation engineering, ganun. Ganito yung ano, pag dinidesign mo tong retaining wall. So, ganyan yung load na ito. Uniform varying load or yung zero yung dulo. And then, concentrated moment. Iba yan sa ano ha, iba yan sa torque. Yung torque, nag-a-act siya through section. Through section modulus. Yung S, yung J. Ito, hindi. True beam, yung length. So, ibang moment to, ah. Yung torsion. Yung torsion, iba yun. Tapos, tong moment dito, sa span siya. So, yan, may types of load. Next, shear and moment diagram. So, diagram, idodrawing natin. Graphical representation of shear and moment throughout the span. May sign convention tayo. Positive shear force that tend to rotate clockwise. Positive bending moment that tend to rotate a beam concave upward. So, concave paloob. Tapos, naka-smile. So, ibig sabihin ko dyan, ganyan. Pagka ang deflection mo sa beam or yung moment mo, pag ganito, ikakurve niya yan sa dito. So, positive moment tawag dito. And then, ito naman, di ba? Halimbawa, dito yung reference point mo, clockwise tong point mo, so shear force. So mamaya mas maintindihan natin yan kung anong application ng ganyan. Next, ito. So ayan, so dito positive shear, ibig sabihin ng V shear, ibig sabihin ng M moment. So clockwise positive, clockwise din to positive. So ganun din dito, pagka left, pagka hinati mo yan yung beam,
pagka-right yung consideration mo dito. So, clockwise positive, clockwise positive. Ganun din yung sa left. Pero ang gagawin natin ngayon, saka na lang muna yung left right consideration. Puro lang tayo left. Pwede rin left. May mga case kasi na mas madali yung right pala yung gagamitin kaysa left. Pero ngayon, ang gagamitin lang natin left lang para hindi nakakalito. Tapos, pagka gamay nyo na, pwede ka na gumamit ng left. Right, sorry. So, meron tayong dalawang section. Dalawang method. Method of section, saka method of area. So, basahin ko. Shear and moment as function of x for each segment of the beam between a change in loading point or discontinuity in loading. So, di ko rin naintindihan, eh, no? Binasa ko na. Method of area, change in shear equation that the area under the loading diagram change in moment equal to area under shear diagram. Mas mahirap intindihin, di ba? Pag walang, example. So, mamaya, balikan natin yan. Mas maintindihan na natin. Kasi magbibigay ako ng example na method of section. So, yan lang. Sa susunod na meeting or next meeting, method of area. So, meron tayong procedure. Yan. Procedure ng method of section. Meron tayong procedure na method of area. So, pag binasa ko yan, malamang di nyo pa maintindihan. Or ito lang. Compute the support reaction. So, saka na lang yan. Balikan na lang natin mamaya. Pag nagkaroon na ng example. So, ganun din. Method of area. May steps. So, pero saka na lang. Next meeting. Ngayon, ang iaano natin. Method of section. Method of section. So, compute the support reaction. So, yun na yung gagawin natin. Etong beam na to, yung lahat ng problem, determinate yun. Kasi pagka indeterminate, hindi mo masosolve yung reaction. So, dito, determinate tayo parate. So, lagyan ko to ng RB. Kasi nasa B siya. Reaction B. Tapos dito, reaction D. So, diba D? E. So, yan. Kunin natin yung reaction. Summation of moment at B is equal to 0. So, B. Ano to? Counterclockwise. So, ano yung distance? Moment arm. So, 5 times RD is equal to. So, plus pa. Kasi ito. 30 times 1 is equal to 50 times 3. So, may makukuha tayong reaction ng D. Okay, ano yan? RD is equal to 20. 20 ata. 50 times 3 minus 30 times 1. 120 divided by 5. 24. And then summation of moment at D is equal to 0. 5 RB. So, 5. And then, equal siya sa itong counterclockwise na dalawa. Unahin natin si 30. 30 times 6 plus 50. 50 times 2. So, RB is equal to 30 times 6 plus 50 times 2 divided by 5 is equal to ilan? 280 divided by 5, 56. Meron tayong 56. So, hindi ko muna nilalagay yung mga moment, ha? Ay, moment. Mga, tawag dun? Unit. Basta ang unit natin, kilonewton, saka meter. So,
So meron tayong checking. So checking. Pero ito kahit wala na sa quiz. So summation of force vertical is equal to 0. So 30 plus 850 is equal to RB plus RD. So 80 is equal to 24 plus 56. So ayan, 80. Diba? So okay. So ganito yung mistake dito, ha. Sabihin ko na. Nag-summation of moment at B ako, 54 na kuha ko. Tapos yung sunod, hindi ito ginamit ko. Summation of moment D is equal to 0. So summation of force V is equal to 0. Ibig sabihin vertical. So halimbawa, wala lang to, ha. So RB plus RD is equal to 30 plus 50. So ano yung RD ko? 24 yung RD. So 24 is equal to 80 na to, 24. O tama. Ako ko yung RB. So RB is equal to 80 minus 24, 56 din nakukuha. Diba? May disadvantage to. Po. Bakit? Pag mali ka na nakuha dito sa RD, naka-series yan, sigurado mali ka na rin dito. Hindi kagaya pagka moment D saka moment D, halimbawa nakuha mo dito 24, tapos dito nagkamali ka, naging 60. Halimbawa lang, ha, pindot ka ng calculator, mali, ganyan, 60. Pag pinag-plus mong ganyan, 24 plus 50, tapos chinek mo siyang ganun, hindi yan magto-total. Doon mo machi-check na tama yung reaction mo. Mas lalo pagka, okay, ito, madali lang kasi 50 kilonewton, konti lang. What if yung ibang problem, may mga ganun-ganun pa, ang dami. So, mas maganda ito, summation of moment at zero, ganyan. Pero depende sa inyo, kung ito ka, pares lang, basta siguraduhin mong tama to. Summation of moment ako dito, tapos, oh, madali lang to. Force vertical na lang, mas mabilis, isa moment-moment. Pwede naman, basta siguraduhin mong tama. Yun ang mali doon. Ah, yun ang prone sa mali. Yung ito. Okay, kaya sinasabi ko tong checking para ma-check mo na kagad yung reaction. Kasi itong solving na to, pag mali ka umpisa, mali na yan lahat diretso. Next step. Divide the beam into segment so that loading in each segment is continuous. So ito na yun, dinivide na natin kagad, kaya mayroon tayong letter. So AB, BC, CD. So may load kasi dito, reaction, may load din kasi dito, reaction, kaya i-divide yung segment. Next, introduce cutting plane within segment. Locate at X distance from the left of the beam the cut that cuts the beam into two parts. So magka-cut tayo ng beam. So unahin natin si AB. Cut natin dito. Pwedeng sa kalahati, pwedeng malapit dito, pwedeng ganyan, basta within A to B. Hindi na yan 1 meter. And then, mag-designate tayo ng X. So, meron tayong X distance. Ito. Kaya natin ginagawa to para makuha yung equation ng shear at saka moment. So, equation ng shear. Ano tayo? So, ano yan? Pag dito yung ano mo, reference point mo. Diba? Counterclockwise. Ano ibig sabihin ng counterclockwise? Negative. So, negative 30 yung shear ko. So, kahit saan ko pinutol yan, mag-section ako dyan, lahat ng stresses yan from A to B, negative 30 kilonewton. Yun yung ibig sabihin yan. And then, M is equal to, ano yan pag moment? Distance times force, di ba? So, anong sign convention? Negative, kasi counterclockwise.
So, negative 30, tapos moment arm na x. Okay? Balikan natin yung degree kanina. Diba, mahirap intindihin yan, ganyan. Ano yung degree na yan? So, diba, concentrated load, ang load mo, 0. Walang degree. Ang shear mo is 0 degree. So, ano yung 0 degree? Ganito. Diba, yung number, any number raised to 0 is equal to 1. So, wala siyang variable x. Ibig sabihin, si shear ko, 0 degree. Moment ko, may raised to 1 siya dyan, diba? X raised to 1. Yung degree ko, 1 sa moment. Pag drinowing ko yan, pag green up ko yan, analytic ba yon? Straight line. Ano yan? Anong degree yan? Ganun. Pagka second degree, ibig sabihin, yung makukuha mong equation, x squared. Ano yung x squared? Pag prinat mo, first quadrant, parabola yan. So, parabolic. Kung ang load mo is ganito. So, ganyan. Kaya dito, yan, parabola. Curve. So, ganyan. Palaki ng palaki hanggang dun sa kung ilang degree man yan. Next tayo, segment BC. So, ito na yung equation natin sa segment AB. Yung valid distance lang dyan is from 0 to 1. So, lalagay ko dito. From 0, yung x mo hanggang 1 meter. So, yan lang yung pwede mong isubstitute sa x nito. So, next tayo dun sa segment BC. So, pwedeng kalahati, pwedeng dito, pwedeng malapit, ganyan, depende. Basta hindi aabot sa, basta hindi kasali yung 50 kilonewton. So, ganyan. So, hindi yan 3 meter kasi nga, kinap ko na siya, diba? So, designate natin na x to, gandun. Yung reference ko sa x, hindi dun sa 30, ah. Itong beam. Kasi may mga loads na dito lang, tapos sa dulo, wala. So, dito tayo mag-reference sa kung saan natin kinap. So, segment BC. Ang valid na length natin dyan is from to 1 to 4. Kasi 4 meter, di ba? Kasi ito yung kinakat natin. So, lagay ko dito 1, 4. 4 meter. So, ang equation ng shear natin, unahin natin si 30. Counterclockwise, so negative. Meron pang isa, si RB. Ano yung RB kanina? 56. So, ito, clockwise, di ba? Positive. Positive, 56. Kailan yan? 56 minus 30. 26 kilonewton. Positive. Then, yung equation natin sa moment. Moment is equal to 30 times x. Negative. Tapos, 56 times. Ano yung ita times natin dyan? Tingin nyo. X minus 1. Kasi diba, ito, minus 1. So, yung distance from ito hanggang dito, x minus 1. Okay? So, nakasunod dito. So, simplify natin, negative 30x plus 56. Simplify ko to, 56x minus 56. So, negative 30x plus 56x algebra 26 ba? 56 minus 30. So, 26 minus 56.
So yan, yun yung equation natin. Yung mga equation na yan ng mga segment, magagamit yan mamaya sa pagdrawing ng shear and moment diagram. Okay, last segment to BC. So sige, kalahati, basta yung cut nyan between C to D. Ang value ng RB 56. So 56. Okay, tapos erase natin dito kasi ito yung variable na bababago. Then yung x pa din natin ang reference from left. So, ito yung tinutukoy niya dito kanina. Locate at x distance from the left of the beam. Ayan. Shear. So, dito yung reference natin. Dito sa cut. Yung along cut. So, shear is equal to 30. Counterclockwise, negative. Tapos, itong RB clockwise, so positive. Itong 50 counterclockwise, dito yung reference natin, minus 50. So meron tayong 80 minus 56. Negative 80 plus 56. So negative 24. Negative 24 yung equation natin. And then moment, so ganun ulit yan, paulit-ulit yan eh. So negative 30x, yan. Then 56, so ano yan, 56, positive clockwise. Ano yung distance? Tingin nyo, x minus 1. So, ito yun, yun, ang distance na to. Diba, x minus mo yung 1. O, di, x minus 1 to. And then, minus 50 times, ano tong distance na to? Ito. So, in terms of x, x minus 4. X minus 4, yung distance na yun. X minus 4. So simplify natin to. Negative 30x plus 56x. Pag multiply ko lang yan. Minus 56 minus 50x plus 50 times 4, 200. So simplify natin lahat ng may x. 30, 50, 80. So 24, negative 24x. Tapos 200 plus 56 plus 144. So yan yung mga equation natin gagamitin para makadrawing tayo ng shear and moment diagram. Bakit tayo nagdodrawing ng shear and moment diagram? Para makuha natin yung mga point ng zero shear, point ng zero moment, maximum moment positive, maximum negative. Kasi sa isang beam, syempre may limitation tayo. Depende sa kung ano yung materials na gagamitin natin sa beam. So, ang sinabi dito sa last, yun eh. So, determine the expression for B and M as function of X using equation of equilibrium. So, yan na yun. Yung katatapos lang. And then, yung huli, plot the expression of V and M for segment. It is visually desirable to draw the shear diagram below the free body diagram. So, itong free body diagram natin, ito yon. Tapos, mas maganda daw i-drawing yung shear and moment below nito. And draw moment below nung shear. So, magkakasunod lang. Sa baba lang.
draw ako ng line, ganyan, para tapat-tapat siya yung segment. Tapos magdo-draw ako horizontal. Ah, dapat ibitawan ko muna. So, ito yung para sa shear. Ito yung para sa moment. So, V, tapos M. Tapos kung ano yung unit, kilonewton. Tapos yung moment, kilonewton meter. Paano ipa-plot to? Itong nakuha nating equation ng kada segment. Unahin natin si AB. Anong nakuha nating equation dito? Si shear is equal to negative 30. So, pag dinawing natin lahat ng itong line na to pababa, which is negative. So, lahat ng sa taas, positive. So, ganun din si moment. Lagyan ko ng pula. So, shear muna tayo. So, negative 30 yung shear. So, yan, baba. Negative 30. And then, di ba lahat ng section na yan, ang lahat ng shear niya is 30. Yun yung ibig sabihin. Kaya walang in relation yung length sa x. So, ibig sabihin, straight line yan. Straight line yan. Kasi lahat nung to, itong pag kinap mo yan, 30, negative 30 yung shear. Yan yung ibig sabihin nun, yung straight line. So, puro 30 yung shear nyan. Okay? So, tapos na tayo dyan sa segment AB. So, segment BC naman tayo. 26. Diba? So, saan yung 26? Alam mo dito, 26. So, lahat ng shear mo from B to C, ang na-experience nyong shear, force na shear is 26. So, ganyan. Okay? So, paano pag duduktungin yan? So, itong value na to, hanggang doon, siya si RB. So, ito, 26, di ba? Tapos, ito 30. So, 26 plus negative 30. So, 30 to na unit. 26 to na unit. So, 56. So, 56 yung RB natin. So, ganyan. Pag drawing mo, bababa. Tapos, straight line. And then, susunod dyan, tataas. And then, straight line. So, ibig sabihin niya, lahat ng section ko dito na shear, nakaka-experience siya ng 26 kilonewton. And then, so, nag-stop na tayo doon. May additional, may load. Kaya mag-iiba yung shear. So, bababa tayo ng 50. So, 20. Tapos, bababa ka ng 50. Ilan yung natira? Negative 24. Ano ba? 24 plus 50. Absolute. Absolute value. And then, yung dito sa section C to D, ibig sabihin, may 24 kang shear na na-experience yung section na yan. So, ito yon. Kaya tayo nag-section BC. So, ito siya. And then, lastly, yung reaction ng RD 24. Ito. So, magko-close siya. Na ganyan, close straight line. Yan. Tapos na yung shear diagram natin. So, pag tinanong doon, what is the maximum shear of the entire beam? O, di negative 30, absolute value. Kahit may 50 siya na nakaload na kilonewton. Okay? Paano naman i-plot yung moment diagram? Segment AB. So, negative 30x, yan yung na-create nating formula. Pagka ang x mo is equal to 0, so negative 30 times 0
sabihin moment mo 0. So yung x dito 0, di ba? So moment mo 0. So dito ka lang 0. Then pag moment arm or distance is 1. So 1 times negative 30, negative 30. Moment, di ba? Tapos point load. Ano yung degree? First degree, meaning straight line. So straight line, tapos pagdating mo sa B, sa 1 meter, yan, tapat. Meron kang negative 30. Next segment, BC. So BC equation natin, 26x minus 56. Pagka ang x mo is 1, so 26 times 1 minus 56. 26 times 1 minus 56. Negative 30. O, diba? Eksakto dito. And then, pag ang x mo is 4, kasi ang range natin dyan, 1 hanggang 4. So, 26 times 4 minus 56. Meron tayong 48 kilonewton. San banda yun? Siyempre, dito sa 4 na distance. So, dito may 48 na moment. So, anong degree yan? First degree. So, straight line. So, ganyan. From dito hanggang dun. Then, last. So, ito yung equation natin. Negative 24x plus 144. So, pagka mali ka ng pagka-compute dito, di mali din makukuha mo dito. So, ito. Hindi natin na-compute kung ano yung valid na distance. So, meron tayong from 4 to 6. So, yan o. Say 4 to 6. So, compute natin. Pagka ang x natin is 4, anong mangyayari? Negative 24 times 4 plus 144. 48. Yan, positive. Sakto, di ba? Pagka ang x natin is 6, so negative 24 times 6 plus 144. 0. So, 0. Anong degree? First degree? Straight line. So, ito na lang. So, ganyan. Pagka nakuha mo, may value dito, tapos wala namang moment doon. Hindi naman siya fixed. Mali yung solution, mali yung pagkakasolve mo. Pero pagka nagtugma-tugma na 0 sa natapat na mga pin reaction sa ruler support, pagka 0, masa dito, sakto yan. Pero pag manakuha mo, halimbawa 10, balikan mo yan. Buti kung ito, fix. Kung fix yan, ayun, pwede, hindi to. So, ayan. Anong gamit niyan? O, di makukuha mo na yung maximum moment mo na limitation. So, yun yung gamit. And then, merong i-determine mo yung yung zero moment. So, ratio and proportion. So, x. Tapos, ilan to? 3 meter. So, itong distance na to, 3 minus x. Hindi, x minus 3. Wait lang. 3 minus x. Ayan. So, by ratio and proportion, so, absolute value naman yan, 30 divided by x equal to 48 divided by 3 minus x. So, makukuha mong x, may something distance ka na dyan. Chip solve? Kaya? So, basta 1.145 yung makukuha mo. Anong gamit niyan? Pag zero moment. Pag zero moment, pagka, diba, civil. Yung time bakal dito, tapos usually, nag-splice yan kung kulang. So, itong zone na to, splice zone, dapat zero moment. Ayan. So, ganun. So, may simbi yan, mga yan. So, pagka nag-drawing ka pa dito sa baba,
ang susunod dyan is deflection or angle. So, di ba? Deflection. So, ang deflection mo dyan, di pa ganito. Ganyan. In-exaggerate ko lang, ha? Yan. Di ba? Ito, yung part na to. Smile. O, di positive moment. O, dito, negative. O, sad. Yun, sad. O, di negative moment. Yun yung dito kanina, ang tinutuwi ko. Bending moment that tend to bend a beam concave upward. Okay? So, yung in example natin, concentrated load yan. What if ginawa ko ganito? Sa quiz. What if ginawa ko may ganyan? Anong gagawin nyo ngayon dyan? Ayan. So, yung in example ko, concentrated load lang yun. Mayroon pang uniform load, mayroon pang uniformly distributed load, mayroon pang concentrated load. Iba-iba ng situation yun. Ayan. Method of section. Yung method of ito, yung isa, yan. May advantage at disadvantage to. So, may mas madali sa method of area. Tapos, mahirap. Yung ibang mga beam naman, mahirap isold pag ginamit mo yung method of area. Samantalang, itong si method of section, kumbaga vice versa, may advantage at disadvantage ng pag-compute. So, yun lang class. Okay na. Thank you for listening.